Ayan, magandang hapon mga kapatid. Muli ang iyong lingkod, si Kabro Official. Ako ay nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito. Ngayong hapong ito, ay papakita ko sa inyo ang aking seedling na aking red bell pepper. Malaki na. Ayan o. Pwedeng-pwede na siya i-transfer dito. Transplant natin dito sa aking piniprepare na soil. So mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 13 na ano, tataniman natin. Ayan, 13. So itong soil na ginamit ko mga kapatid ay loam soil ito. Loam soil na may halong top soil, ano, malambot. Ayan. May halo siyang top soil at saka yos soil. So yun yung aking ginagamit. Yung aking pinag-harbisa ng pizza ay ginamit ko rin na 30%. So tapos mayroon din siyang topsoil na 10%. So kaya ang lambot yan. Dito natin itatransfer ang ating red bell pepper na ano, seedling. So yan, kailangan natin siyang butasan. Yan, butasan muna natin. Butasan natin siya isa-isa. Yan, sa isang empty container, isa lang ilagay natin para maging malusog siya. Yan. Yan. Isa-isa lang siya. May butas na lahat. So balik tayo dito sa ating seedling. Ito mga kapatid, kaya basa siya, kailangan talaga siyang diligan muna. Ayan o, basa. Kailangan siyang diligan muna bago i-transfer. Tsaka sakto ang pag-transfer dapat yung hindi mainit. So ngayon hapon na, tamang tama mag-transfer ako kasi hindi na siya mainit. Para hindi siya mainitan at palanta. So yun, tapos tatanggalin siya. Kailangan pag tinanggal siya may kasamang lupa, tsaka hindi dapat maputol ang kanyang ugat kasi para hindi siya mamatay. Tanggalin natin. Ayun, may ugat siya. Yan. Yan, diba? So, saka natin siya ilagay dito sa butas na ginawa natin. So, dahil maikli ang butas, may maliit, lakihan natin. Dapat pa lakihan ang butas. So, yan. Pasok na natin siya. Yan. Huwag naman siyang ganong kalalim. Kasi mamatay din siya pag malalim. Yan, kailangan siyang hidiin para matibay. Para maging matibay siya kahit anong unos ang darating sa kanya o hangin, unos talaga. Ay, hindi siya mabuwal. So yan, yan na siya. O diba? Ganun lang siya kasimple. So kukuha tayo ulit. Yan, hanggat palagyan natin lahat. So yun, so yan na mga kapatid, nalagyan ko na lahat. So ang dami pang natira. Ayan o, sayang to, dami pang natira, kunti lang nabawas ko. Ayan, yan na sila o. Ayan, diba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 lang pala eh. 11 lang. So ngayon dahil naitanim na natin, saka natin sila didiligan. So kailangan natin silang diligan. Yan, dandaan lang. Dandaan lang diling natin.
siligan natin. So mga kapatid, ang red bell pepper ay napakaganda sa ating tanim kasi ang daming pwedeng natin paghaluan ito. Ito yung Ricardo na medyo mahal. Mahal ang red bell pepper. So pag mayroon kayong tanim sa inyong mga tahanan, di mo na kailangan bumili. Alam nyo ba yung isang piraso nito ay nakakalaga ng 10 mahigit, minsan depende sa laki. So isang piraso lang po yan. Diba kung may tanim ka, tulad ako dito, may mga tanim ako dito dati. At ngayon hindi na ako nakapagano kasi pizza yung naging tanim ko. So, hindi ko na kailangan bumili sa Pure Gold o katsang anong bang tanim bilihan. Palingki. Kasi may tanim na ako. So yun. Yun mga kapatid. At ito ay isang libangan ko lang din dito sa aking bahay. Habang walang ginagawa. Nag-seedling ako para i-transfer ko rin. Ito ang dami pa yun. Malalaki na siya. Dapat hindi ganito eh. Mas maliit pa ng konti. Pero naubusan ako ng... naging busy ako eh. So ayan lang mga kapatid, at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, at ingat po tayo lagi. God bless.